Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, gumawa na rin ito ng mga independent films. At ABP, audiovisual presentation, at by photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat, kaya natin to. Hello! Hello! Hi! Howdy! Howdy mga kaigsunan! Ayan ang buda sa adong tulumanon ang Radyo Mindanao. Og nang hinaot lang gihapon tayo mga kaigsunan nga naalang gihapon tayo sa may pang lawas, sa may pang unauna, sa mayong pangisip og sumatotal mga kaigsunan kinahanglan nga ang adong lawas baskog og kanunay. Kaya lagi, kini nga adong lawas, mauni nga adong puhunan. Diba? O dihani anang dapit nga mga binisayang suki na ito. Nga digpaminaw sa adong tulumanon. Kumusta mo karong adlaw mga eksyonan? O kitalagi mga binisaya, libay lang gihapunta. Bisa kung sa mga problema nga adong matagamtaman sa adong kinabuhi. Kala may problema itong biyaging tuwig, biyain na todo. Mga inday og padayon lang gihapunta sa atong kinabuhi kay lagi kini mga Pilipino kita mga Bisaya lagi kay bisag naay mga problema mukatawa lang gihapon ha mungirit lang gihapon ang mga Pilipino ba labi na itong mga kaigsuna atong mga Bisaya pahiyom na yon katawa lang bisag naay mali bisag naay mga problema mga tawa lang gihapon ha. Okay, so nihan ng dapit, nihan ng mga Sambuanga, Sibugay Province, ang atong mga kahiglaan nga suke, nga tigpaminaw dyan sa atong tulumanon, og asama mong karong dapita, naama mo sa inyong mga tagsa-tagsang panimalay, sa inyong mga tugkaran, dihaman sa bukid, sa laos, baybayon, una sa ubang dihan nga nag-opisina, nga tigpaminaw sa atong tulumanon or naaba sila sa ilang mga sakyanan. Maayong hapon kaninyong tanan mga kaigsunan. Alright, isang dagasalamat sa iyo, bye. Isang malamig na hapon mga kaibigan sa buong Mindanao. Welcome sa inyong programa ang Radyo Mindanao. Para sa Mindanao, para sa Mindanawan. Dito lamang sa DXXX Radio Philippines Network. Alas 5 po lamang. Isang oras tayo magkasama-sama, talakayan, kuru-kuru, haka-haka, opinion, chismis at iba pa. Meron tayong press release. Galing sa National Telecommunications Commission. Grabe naman to. Yung NTC mga kaibigan or National Telecommunications Commission ay nag-aabiso doon sa mga nawalang cellphone, ninakaw na cellphone, hindi alam kung saan na ilagay, hindi na nakita. Pwede nyo raw ipablock yan mga kaibigan, lalo na kung may SIM card. Pero itong NTC hindi ko malaman kung ang dami-daming chichibureche. Galing tong press release kay El Regalo. El Regalo. El Dimio Regalo, El Regalo. Ang pangalan niya si El Re. Ang apelyido niya, Galo. Ang sakala ko, ang nawawala ay palitan nila. Ngayon, doon sa mga gustong mag-report ng mga cellphones na ninakaw upang ma-block at hindi magamit ng mga magnanakaw o kaya kung sino man na nakapulot yan dahil sigurado. Sa Buanga City, sa ibang lugar, pag may nawala yung cellphone mo, may nakapulot, hindi na ibabalik yan. Tatanggalin yung cellphone, gagamitin, ibibenta. Ngayon, dun sa mga gustong mag-report sa NTC, dyan to sa may kabatangan mga kaibigan sa Buanga City, maaari daw kayong matindi nga dito, talagang red tape mga kaibigan. Kailangan pa ng isang affidavit of ownership fully notarized. tapos kukuha pa ng form dyan sa NTC, itong loss and undertaking form.
Tapos meron pang requirements sa photocopy ng isang valid ID. ID identification cards. Pwedeng mula sa kumpanya ng inyong pinagtatrabahuhan kung kayo isang empleyado, paaralan, eskwela, universidad kung kayo estudyante. Tax account number, tax identification number, SSS, GISS, blah blah blah. Driver's license, postal ID, passport, any of those mga kaibigan. At kailangan pa rin ng proof of ownership. Resibo daw nung cellphone na nung binili, owner certificate, barcode stickers, ay nako. At kung wala namang itong proof of ownership dahil hindi naman natin tinatago yung mga resibo, maaari daw ipablatter sa police na sabihin na wala yung cellphone ko, kaya ako yung nagpapablatter upang ma-report ko to, formal reporting, at i-block yung SIM card. So ang dami-daming requirements mga kaibigan. Kung ikaw ay nawala ng cellphone, no, 'di ba? Ninakaw ba o nawala? Andun yung SIM card mo, andun yung mga contacts mo, kung ano-ano, andun yung mga scandal video mo, sex video mo. Oh, 'di ba? And dami yung mga dapat na ibigay sa National Telecommunications Commission. Napakadaming checheboreche. Nawalan ka na, nanakawan ka na, nawalan ka na. Ang dami pang satsat kung ano-ano pang mga hinihingi requirements. Ngayon naman doon sa, alam nyo, marami tayong natatanggap ng mga text messages. Nagsasabing, ikaw ay nagwagi ng ganto-ganto, ganto-ganto. Tawagan mo si attorney ganto, si director ganto, ng ganon-ganon. Scam po yan mga kaibigan. At saka yung mga malicious text messages. Kung nakatanggap kayo ng text messages, minumura kayo, bawal yan. Pasok yan sa anti-cybercrime law. O kaya naman, sinabing chismoso, chismosa kayo, bawal yan. Paniniram puri yan. O kaya sinabi nila kay Kuya Bert, Kuya Bert, I love you, napakagwapo mo. Totoo yan. Walang problema yan. Diba? O kaya sinabi nila sa manager namin, si Philip Aboy, Philip, ang gandang lalaki mo, macho-macho. Walang problema yan, totoo yan. Pero pag sinabihan kang pangit, chismosa, magnanakaw, bawal yan. Maaari nating, o kaya nagbigay sa iyo ng death threats, bawal yan. Kahit gumagamit sila ng mga SIM card na binili lamang, madaling matrace yan mga kaibigan. Kaya sabi ng National Telecommunications Commission, maaaring magtungo sa kanilang regional office dyan sa Kabatangan sa Zamboanga City upang kumuha ng complaint form. At inyong pipirmahan yan, lalagdaan lahat ng mga impormasyon na natanggap ninyo mula sa cellphone sa mga taong hindi nyo kilala. At kung saan nyo natanggap yan, anong oras, lahat yan mga kaibigan. Maaari ninyong ireklamo at bibigyan tong tutugunan ng NTC ang itong mga reklamong ito. At kung medyo seryoso yung reklamo, maaaring idulog yan sa National Bureau of Investigation o kaya sa CIDG o kaya sa Philippine National Police. At kung gusto nyo sa NTC lamang, maaari kayong tumawag sa kanilang tanggapan sa telepono bilang 955-2881 at 955-1903. Late na mga kaibigan. Kung gusto nyo mag-report na nawala ang inyong cellphone, maaari kayong pumunta sa Kabatangan, Zamboanga City, sa NTC Regional Office. Kumuha kayo ng form para ma-block yan dahil maaaring gamitin ng masasamang loob yung SIM card ninyo sa pag-extort, sa pagbabanta. Di ba? So maaari kayong tumawag kung meron kayong mga katanungan sa NTC sa kanilang hotline numbers 955-2881 at 955-1903. Ang officer in charge ng National Telecommunications Commission mga kaibigan ay walang iba kundi si Ginoong L. Ray V. Gallo. Ang dami-dami naming natatanggap ng mga reklamo, grabe. Zamboanga City Electric Cooperative, nako on and off na naman ang kuryente ninyo. Ano ba naman nangyayari?
sa Samselco. Ang dami na naman nagre-reklamo, nagsusumbong. Lalo na yung mga gumagawa, nag-overtime sa kanilang mga opisina, sa kanilang mga bahay. Bigla na lang magba-blackout. Tapos na Pasko, tapos na New Year. My goodness, ang Samselco hindi pa rin nagbabago. On and off pa rin ang kuryente ninyo. Hoy! Problema. Talon-talon eh. Blackout kanina. Talon-talon. Jump-jump. Blackout daw. Kagabi ang reklamo dyan sa barangay Tetuan. Blackout. Ang dami-daming reklamo. Nako, my goodness na. Gutom na kami. Tad-tad pa ng reklamo itong natatanggap namin. Kaya pinababatid natin sa Zamboanga City Electric Cooperative. Ang problema, pagtawagan natin ang Subcelco, hindi sumasagot. Ring lang ng ring, 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 ring ang kanilang mga telepono. Okay, pag may sumagot, hanapin natin yung manager. Wala dito, out of office, may meeting. Yun ang palaging alibi. Ng mga magagaling, ng mga pinutukan ng magagaling. Diyan sa Zamboanga City Electric Cooperative. So, humihingi kami ng pasensya sa mga publiko, sa mga nagre-reklamo. At wala ho kaming magagawa dyan dito sa Radyo Mindanao, kundi ipabatid lamang sa kinauukulan itong problema. Sigaw ng mga tao, hinaing ng publiko. Katulad dyan sa Zamboanga City Electric Cooperative. Sana pag may nagba-blackout, may tumatawag kinabukasan sa mga radyo, sa telebisyon, sasabihin na kaya ho kami nawala ng kuryente dahil itong ginagawa namin, ganto-ganto, ganun-ganun. Diba? Para hindi kayo minumura ng mga tao. Alam nyo, every time na magba-blackout, ang may mga taong nagmumura. Minumura yung Samselco. Pag nag-blackout, blackout! Bolo. Que barbaridad, hijo de caca. Cojones. Ayun, sinasabi lang na yung mga expression ng mga taong nagugulat sa Zamboanga City Electric Cooperative. Hindi lang yan. Maraming mga kalsada sa iba't ibang barangay ang walang ilaw. Napakadilim. Ito ba ang highly urbanized city? Sa lunsuran, my goodness, nagkalat yung mga paniki, nagkalat yung mga manananggal. Yung mga aswang, kapre, duwende, nuno sa punso dahil walang ilaw. walang ilaw. Ilaw. Kung walang ilaw, walang kuryente, walang tubig. Ano na nang nangyayari sa Zamboanga City, mga kaibigan? Highly urbanized city. Pero ang daming mga barangay ang walang kuryente, walang ilaw ang mga poste. Kaya yung krimen, kaliwat kanan, left and right. Dapat tignan to ng in charge. Kung bakit walang mga ilaw ang poste. Maraming poste sa iba't ibang barangay sa Zamboanga City. Uy, tinood ka na mga kaigsyona, no? Bitaw ang gagaantos ako bang mga lumulupyo ni Anang Zamboanga City, mga kaigsyona. Gumikan niling laging sigig brownout ba, mga kaigsyona? Diba? Huwag katungin taon na ay mga masakiton, mga tiguang na, kinahanglan nila na ay kuryente, na ay panghinhangin. Ang uban, nagabutangan nila mga natiguwang na kayong nagkinahanglan ng kuryente, mga kaigsyonan. Maupan na usap mong problema na ang tao, matay na lang ang tao ng mga na ay mga malasakiton. Wala sila yung mga generator niya ng ilang mga balay. Ay, kato mga pobre-pobre nga magkuhan lang ng electric fan, mga kaigsyonan. Gaulat lang sa electric fan niya. Kalit lang. Speaking of electric fan, meron kaming rechargeable fan. Salamat, Bob. Salamat kay Governor. Malaking tulong yan. Napakinabangan namin yung mga rechargeable electric fan. Thank you, Gob. Dako kayong tawang bitaw, no? Ang tabangin na naghihatag sa mga pinaskuhan ba? Kining rechargeable nga electric fan ba, mga kaigsunan? Nga bisag blackout. Yan lahir ba ang iyang bugnaw, no? Murag ka ng iyang hangin ba? Murag ka ng bugnaw.
dili kaysa ha kusog mo ha kusog hangin pero kadugay ang bugnaw. Oh, kay kusog malamig siya eh. Kasi pero siyang selector medium high. Oh, pero ang ano niyan, hindi masyadong ang hangin niya pero lamig eh, parang may lumalabas na lamig doon sa nagulat nga si Mimi, sabi niya. Baka naman may lagnat ka. Lamig itong electric pan na dala mo, sabi. So, mau ka na mga kaigsyonan, no? So, mau ka na kang problema ng usahay kinilaging ambot dun sa kay mga problema niya ng atong asemsel ko, no? Kay dili na po silang maigo sa mga kuan, sa mga unsa ni kanang usahay maglagot ba da? Na black out na po. Na po yung ana unsa nga nung unsa man ning mga asemsel ko ha, oy, ana magana di sila maigo sa mga yaw-yaw, sa mga sumpa, sa mga katawhan mga kaigsoonan nga igo silang dako ang bayad nga ang igo ang unsa ni pagbayad sila ha, kompleto bayad sila ha, o bisan pa tong naay mga arrears, naay mga tubo pa ni ana mga kaigsoonan. Mm-hmm. Wala may mahimaw kundi yeah, mga due date ba daw. Speaking of due date, eto may pumasok na reklamo. Kanina sa Zamboanga City Water District, kayo naman sa Zamboanga City Water District, Zamboanga City Electric Cooperative. Ngayon naman sa Zamboanga City Water District. Nagbibigay daw kayo, Water District, makinig kayo, hoy! Nagbibigay daw kayo ng mga billing nang walang amount kung magkano ang babayaran. Ang dami nagreklamo. Sabi nung isang nagsumbong, actually tatlo. Pero yung isang nagsumbong, ipinaliwanag niya, kinausap niya, nagtanong siya sa Water District, bakit walang amount yung kanyang billing. Aba, ang sagot ba naman sa kanya, talaga pong ganyan, kaya nga pumunta po kayo dito sa amin para magbayad. Galing niya talaga dyan sa Water District. Uy! Bakit walang billing, walang presyo, walang rate, walang amount kung magkano babayaran ng mga consumers sa kanilang mga billing na natatanggap. Meron bang ganyan? Sa kayo nakakita ng billing mga kaibigan, nakalagay lang doon pangalan ng customer daw. Ito, may nagbigay sa atin, binigyan tayo ng litrato eh. Mm-hmm. Basahin nga natin ito kung ano yung mga nakalagay dito. Para malaman to ng Water District kung ano yung reklamo. Napakatalino talaga. Galing-galing. Nakalagay dito yung account number, pangalan ng consumer. Nakalagay dito yung billing month, period covered, due date. Ayan, meter number. Tapos yung reading, yung previous reading and yung current reading at yung consumption. Tapos nakalagay dito, may status siya. Sa ibaba ng nito mga kaibigan, nakalagay your billing details for this month, blah blah blah. Proceed to billing division of ZCWT 3 days after receipt of this notice. You may also contact us 991-1556 local 8135 PA. Pakitawagan nga to 990-2114 sa Water District para malaman natin yung kanilang side naman. Para hindi nila sinasabing one-sided ang Radyo Mindanao. Pero dito mga kaibigan, wala tayong nakikitang amount. Nakalagay pa, you may also visit CZWD website at czwd.gov.ph to view your latest billing. Paid bills and unpaid bills. Thank you. Bakit? Bakit walang amount itong billing? Kaya nga nakalagay dito, water bill. Tapos wala kayong presyo. Paano naman yung magbabayad? Alam niya ba kung magkano babayaran sa manghuhula? Ano siya? Si Nostradamus? Ang galing naman itong water. Sino kayo nakaisip dito sa Water District? Tignan natin. Upang malaman. Kung bakit ganyan. Bakit walang presyo, bakit walang amount yung water consumption na binibigay ngayon ng Water District sa kanilang mga consumers. Sa pagkakala nila, yung mga consumers, yung marunong manguhula, di ba? Marunong mag-compute-compute. Nako. Tribute sa kanila. Ay, nako. Wala nga. Kahit yung amount nung per cubic, yung, wala eh. Wala rin. Cubic, ano ba ito? Cubic meter bang ano rito?
Wala eh. Tignan natin. Gantayin natin yung water district. Tignan natin kung may sasagot. Harinaway hindi sila busy. Harinaway wala silang conference. Kinakausap nung ating production assistant si Raymond. Si Nino. Si Nino Bulak. Bulakbol. Alam nyo mga kaibigan, mahirap ang maghula kung magkano babayaran mo, di ba? Kaya nga tinawag yan na billing o water bill dahil nakalagay dyan yung consumption ninyo at yung amount na dapat mong bayaran. Ngayon kung wala yan, doble problema yan. Dahil pupunta ka ron, tatanungin mo magkano yung billing, babalik ka na naman sa due date, di ba? Yun ang problema. Eh mga Pilipino pa naman, mahilig kung kailan yung last hour, last day ng bayaran, saka papipila. Kahapon eh, diba? Eh, daming tao eh. Saan? Sa ano naman, sa cell ko naman eh. Mm-hmm. Due date. Talaga? Ah, di ba 8 yung due date sa cell ko? Ano 9? 9. Oo, ang problema dyan eh, pagdating ng alas 4, sarado na. Minsan alas 3, sarado na. Yun na nga lang. Dyan sa City Mall, di ba? Sa Sambuanga. Due date ay ano na, bigyan nila ng isang oras na ano, palugod, di ba? Oo, kaya mga kaibigan, huwag na natin antayin yung due date. Before the due date, kung mayroon tayong pera, bayaran na natin. Kung nakalagay naman sa billing yung amount, bayaran na natin. Ang Samsel ko, ang electric cooperative, mga billing yan eh. May mga amount. Ha? Tut. Wala. Naku, kita niya. Binigyan siya ng nakausap ng PA naman yung taga sa Water District. Binigyan siya ng isang number. Tinawagan niya. Wala naman. Naku, ano ba naman kayo dyan? Nakikinig sila sa atin ngayon. Magandang hapon sa inyo dyan. Kung may nakikinig, tawag kayo dito sa aming stasyon, sa Radyo Mindanao, sa 955-2450. Maaari, patignan nga natin, PA, yung 991-1556. 991-1556 local 8135. Ito mga kaibigan, para sa kaalaman ng publiko, alamin natin, tignan natin kung bakit walang amount ang mga billing na inilalabas ng Sambuanga City Water District. Kailangan malaman ng publiko dahil dami nagreklamo. Nakatatlo na tayo eh. Yung tatlo. Yung isa, pinaliwanag niya. Nagpunta raw siya roon. Nagsayang ng pamasahe. Nagsayang ng oras upang alamin ang billing para pagdating ng sweldo sa 15, ibabayaran. O, diba? Kita niya ng mga kaibigan. Katulad yan. Instead na magplancha o maglaba si yung nagreklamong ginang, nako, naabala pa siya. Hindi na siya nakapaglaba raw. Hindi na nakapagbantay ng bata. Bit-bit siya pa yung bata. Pumunta lang siya sa Water District upang magtanong bakit walang amount. Hindi lang pala first time nangyari sa kanya. Nangyari sa kanya 2 beses na. Second time to ngayon. Bakit? Kulang-kulang kasi ang paliwanag nitong Water District eh. Hindi natin alam kung anong problema. Di ba? Nila. May mga tauhan sila na walang ginagawa kundi bantayan yung telepono. Diba? Kasi may mga reklamo na dapat matugunan agad-agad. Baka naman nag-Facebook. Diba? Kaya lang mahirap eh. Baka pindot ng pindot ng cellphone. Hindi na namalayan yung pag-ring ng telepono. Sa KCC yata, meron ng ano, di ba? May Water District outlet pa dyan. Hindi ako nakasubok dyan eh. Hindi ka pa nakakapasok ng KCC? Minsan lang. Aba? Minsan lang. Bawal lang matatanda ron kasi malamig. rarayumahin ka. Hirap na, tatanda ka rin. Ha? Ano daw? Board meeting! Sino hinanap mo? Sino yun? Pwede ba tayo sa kaher? Sa kahera? Kasir? Para maalaman. Okay, sa billing department, pare ko. Raymond, doon sa billing department PA, doon natin subukan. Huwag natin tawagan yung sekretary. Dahil pag sekretary tinawagan natin at sabihin niya na yun, katulad yan, meeting, out of town, out of the office. Marami mga dahilan dyan, parang Samsel ko rin dyan na Water District. Pagbalaman nila na, RPN, ay, busy kami. Eh daw, Mindanao Examiner. Nako,
May conference kami. Mm-hmm. Ano ba yan? Oo nga eh. Tignan natin. Tignan natin. Para malaman natin yung dahilan. Siyempre lahat to may dahilan. Hindi pa pwedeng walang dahilan to. Mm-hmm. Ah, bakit ang bibigay ang water district ng water bill o billing receipt ng walang amount o walang presyo kung magkano yung babayaran nila. Okay, andyan na. Connect natin, nakakonnect na, wala. Hindi ako maka, wala ka makita, marinig. Wala pa yata eh. Mm-hmm. Sige, on air natin, pare ko. Para marinig ng mga publiko. In fairness naman. Kung ano yung pinag-uusapan dyan. Wala, paki on air mo na. Tignan natin mga kaibigan ha. Kung makikipag-usap sa Radyo Mindanao. Allergic pa naman to. kaya namin kayo tinatawagan ay upang malaman kung ano ang dahilan at maipaliwanag sa mga tagapakinig mga kaibigan. Ilang dahilan, wala na iba. Huwag kayong matakot kung wala naman kayong itinatago. Di ba? Pwede naman sabihin nila nagkaroon na ng error. Nagkaroon ay, hindi ng, error to. Pangalawang beses na nga eh. Oh, pangalawang beses na? Oo. So, hindi na error to. Malabo yung error. Ano, PA? Parinig natin yung kausap mo. I-connect natin. Anong ayaw? Sa kahera? Bakit walang billing? Bakit walang amount yung billing? Anong pangalan? Sinong pangalan niya ang kahera? Ed? Sinong Ed? Sinong Ed? Ay, si Ed Banyos. Antayin daw si Ed Banyos. Asa si Ed Banyos? Asa si Ed Banyos? Iwan ka ng telepono rito. Iwan mo. Sabi mo tawagan. Tawagan tayo. Wala. O, kita nyo mga kaibigan, ha? Nagtuturuan na. Ay, naku. Pinutukan kayo ng lintek, ha? Ay, sige na. O, kaluoy. Kaluoy ng mga tiguang. pasensya na dun sa mga nag-complain sa atin. Dun sa Ale. Aki Mrs. Yeah, kay Mrs. Yao. Wala tayong magagawa dahil walang gustong sumagot sa Zamboanga City Water District kung bakit yung billing nila ay walang amount. Pero mga kaibigan, commercial break muna tayo. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga, gumawa na rin ito ng mga independent films. At ABP, audiovisual presentation, at by photography and video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat, kaya natin to. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DXXX Zamboanga Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay mga kaigsunan, ang tag na nato alas 2:30 na. O kamulang gihapon na minaw sa atong tulumanon kining Radyo Mindanao. Dinilang gihapon sa kinaham natong stasyon kining Radio Philippines Network DXXX. Alright. Okay mga kaibigan, ito sa ating dyaryo nakalagay dito, Zamboanga City Electric Cooperative. Meron silang ito, self-serving to eh. Meron silang anunsyo sa periodiko ang Zamboanga City Electric Cooperative Incorporated dahil sa notice of referendum for easy conversion. Dahil ito'y pursuant mga kaibigan sa Section 25A ng IRR, ng Republic Act 10531 na nagmamandato sa lahat ng kooperatiba, electric cooperatives that are non-stock to conduct a referendum
whether one should be or should remain a non-stock non-profit electric cooperative under sa National Electrification Administration or NEA. O kaya kung ang gusto ninyo ang Samcelco maging isang stock cooperative, pwede rin under to sa magiging under to sa Cooperative Development Authority or CDA. At kung gusto niyo naman maging stock corporation ang Zamboanga City Electric Cooperative, aba ito ay saklaw ng Security and Exchange Commission. Agbasakit nito mga kaibigan, nakalagay dito, choose wisely and responsibly. At dahil naglagay pa yung Samcelco ng sample ballot doon sa referendum for electric cooperative conversion. Kaya lang, mautak talaga itong Samcelco eh. Ewan ko kung sino may pakana nito. Kaya lang, yung kanilang sample ballot mga kaibigan, aba, meron ng check kagad yung NEA Samcelco. Ibig sabihin nun, gusto nila na sila pa rin ang mamuno, yung mga nakaupo ngayon dyan sa Samcelco. At under pa rin ito sa National Electrification Administration. Ibig sabihin, sa kanilang sample ballot, dapat manatili ang Samcelco bilang isang non-stock, non-profit, electric cooperative. Kaya bankrupt ang Samcelco. Pero yung kanilang sample ballot, merong kagad check. So para mong sinasabi sa publiko na pag dumating yung time na nagkaroon ng referendum, dapat ang publiko, yung consumer, iboto yung NEA Samcelco. Number one, mananatili ang Samcelco sa ilalim ng pamumuno ng National Electrification Administration. O, di ba? Kung ako masusunod nito, dapat ito maging stock corporation na. Pag stock corporation, ang Samcelco mga kaibigan, marami ang mag-i-invest sa Samcelco. At pag marami ang mag-i-invest sa Samcelco, magiging maganda ang pagtatakbo nito. Ayun, yun ang importante. At under tayo sa Security and Exchange Commission. Diba? At pag naging stock corporation tayo, yung mga negosyante, maaari silang magbumili ng stocks. Pag bumili sila ng stocks, merong pera, merong salapi, merong investment ang Samcelco. At pag merong investment ang Samcelco, magiging maayos ang takbo ng pamumuno ng Samcelco dahil marami nagbabantay. Katulad ng San Miguel Corporation, stock corporation niya, malalaking kumpanya, stocks corporation niyan, Metrobank, mga bangko. Kaya nga kung ako sa inyo mga kaibigan, pag dumating yung oras, araw ng referendum, iboto natin yung number 3, SEC. Yung Samcelco ay maging under sa Security and Exchange Commission. At i-convert ito bilang isang stock corporation. Maraming pondo, maraming investors ang mag-i-interest sa Samcelco. Maglalagay sila ng salapi. Maglalagay sila, siyempre, kung sinong pinakamaraming stocks dyan, yun ang magpapatakbo ng Samcelco. Hindi katulad ngayon. Bangkarote ang Samcelco. Walang kwarta. Walang pera. Ang dami pang utang. Yun ang problema sa Samcelco. At yung mga board of directors, di ba? Kung stock corporation na yan, hindi pa pwedeng manduhan ng isang tao yan. Hindi pa pwedeng manduhan ng dalawang tao yan. Hindi pa pwedeng manduhan ng ilan yan. Kailangan laging mananaig yung interest para sa lahat. Kaya lang, itong magaling dyan sa Samcelco, yung naglabas sila ng sample ballot, para nilang sinasabi sa mga consumers, oy, dapat NEA Samcelco pa rin tayo. My goodness, ilang beses nang naglagay ang NEA ng general manager dyan, nagkaroon ng iskandalo. Ilang beses nang tinanggal yung mga NEA-appointed general managers. Ngayon, ganun pa rin ang problema, mas worse. Dahil malaki ang utang, lobo lang utang ng Samcelco. Tapos sisisihin ng Samcelco, mga consumers hindi nagbabayad. Anong dapat yung gawin? Hindi nagbabayad, putulan nyo ng kuryente, maglumabas kayo para malaman nyo kung sino ang merong illegal connection, sino mga hindi nagbabayad. Ang problema sa inyo, kung mayaman, korporasyon, kung sino mang Herodes yung hindi nagbabayad, wala kayong magawa. Diba? Kasi palakasan system. Di umano. Yun ang sinasabi namin. Tapos yung sample ballot ninyo para sa referendum ng electric cooperative conversion, nakacheck na kagad yung NEA Samcelco. Meron bang ganyan?
Bakit yung nalagyan ng check? Ba't hindi yung nilagyan ng check yung SEC under tayo sa, maging under tayo sa Security and Exchange Commission o sa number 3? O, di ba? Eh, ginawa nyo, number 1 kagad eh. Tapos, ang laki-laki pa ng mga letra. Bold letters pa. Ibig sabihin niya, kinocondition nyo yung mind ng mga consumers na dapat manatili ang Samselco under sa NEA o sa National Electrification Administration na dapat sana ay huwag na. Dahil wala namang magawa ang NEA sa atin. O, di ba? Maraming panahon tayo nag-blackout, di ba? O, dahil bakit? Ang daming problema, kanya-kanyang palusutan, pero sa huli nito, lubog sa utang ang Samselco. Eh ngayon kung naging stock corporation ang Samselco, hindi na tayo lulubog sa utang kasi papasok yung mga investors. Hindi nyo na kailangan ibenta pa Samselco. Di ba? May mga investors na mag-i-invest para meron silang control sa pagpapatakbo sa Zamboanga City Electric Cooperative. Yun ang mga kaibigan ang dapat. Eh, itong sample ballot, napaka one-sided, self-serving to sa Samselco. My goodness, maawa naman kayo sa mga consumers. Kung sabihin, pag naging stock corporation yan or under ng SEC, no? Oh, of course. Yung SEC ang body rito na nag-regulate yan eh. Parang nagiging privado siya. Magiging private corporate, magiging corporation siya. Ang sa atin lang naman doon, kung baba naman nila, yung... parang Meralco, di ba? Parang ganun. Imbiral ko parang gano'n, ano? And now, wala nga, hindi masyadong maano yung blackout doon. Hindi natin masyadong naramdaman ng blackout doon sa, o brownout doon sa Manila, no? Kaya nga mga kaibigan, sa Enero 14, sa linggo, magkakaroon ng Annual General Membership Assembly. Pumunta tayo ron at dyan gagawin mga kaibigan. Sa Mayor Vitaliano Agan Sports and Recreational Coliseum, City Coliseum sa Don Alfaro Street 21. At importante natin na marinig yung ating boses para malaman. Ang problema dyan, huwag tayo magpapa-intimidate mga kaibigan. Di ba? Dapat kung ano ang ikabubuti ng Zamboanga City Electric Cooperative at ng mga consumers, doon tayo. Paano mapapagbuti ang pamumuno, ang pagpapatakbo sa Samselco. Kaya dapat iboto natin na maging under tayo sa Security and Exchange Commission o kaya i-convert yung ating Samselco into a stock corporation. Dahil yan ang magbibigay ng pera, ng pondo sa atin, Samselco, sa ating electric cooperative. Importante yan mga kaibigan. At pag stock corporation na yan, meron ng check and balance. Wala nang taguan yan. Lahat na may utang, mapepwersang magbayad dyan. Kasi yung mga investors, halungkatin yung mga accounts na maraming utang. Yung mga hindi nagbabayad. Yung may mga illegal connection. Yung nakatago ang mga metro. Yung mga nandadaya, nagdanakaw ng kuryente. Mawawala na yan. Kasi yung mga investors, yan ang hahabulin nila. Kasi meron silang perang inilagak dyan sa Samselco bilang stock corporation. Maubitaw, no? Sabagay, murag karoon naman na ilang giko ang mga kaigsunan. Mas may pati nga aling itong gamensyon dyan sa ilang talaan nga magmurawan ang magbutarba mga kaigsunan nga sa may gusto ninyo ang Samselco under lang giyapon sa kining NEA. Ibuti muna lang i-privatization na naman kayo na araw na mag-invest niya ng kooperatiba. So, asang may maayo diha, kamudaw. Di ba? Asang may maayo diha. Kay kakaroon, antara na sa niya, murag dahang kayo utang, unya, dagahang kayo singilon, murag niya, di ba masingil po. Ay, murag walang ngipon ba? Nagiligsan yung gobyerno, mas maayo na i-privatization na na, i-privatize na na sa mga kayo. Correct. Ang Iprivado na natin yan mga kaibigan, stock corporation. Diba? Kahit na magmahal po yan siguro, ang singilan ko rin, at least magandang servisyo. Diba? Oo, kasi ngayon wala eh. Lubog sa utang yung alam nyo ba mga kaibigan, tayo ang nagbabayad. Lahat ng kapalpakan ng Samselco, tayo ang nagbabayad. Systems laws, tayong nagbabayad. Wala nang iba, di ba? Tayo palagi. Kung anong bilhin, anong utangin ng Samselco para sa kanilang mga opisyal, bili sila ng kotse, tayo magbabayad. Bili sila ng mga kung ano-ano, tayo pa rin magbabayad.
Di ba? Walang pumunta sila sa ibang lugar, meron silang allowance. Sa atin pa rin ang gagaling yan. Doon sa pera natin binabayad sa Samselco. Lahat, pati kainin nila yung masasarap na pagkain, tayo pa rin ang nagbabayad yan. E samantalang kung stocks corporation yan, lahat yan mga kaibigan may control, may check and balance. Wala nang magiging kalokohan dyan. Dahil marami ang investors na nagbabantay. Kaya nilang panagutan ang kanilang investments mga kaibigan. Binabantayan nila yan. Di ba? Ayaw din nilang malugi sila eh. Diba? So, ang kuwana na, stricto kayong panghitabuan ng mga kaigsunan. Kaya lagi, mawala na yung silang magkawat, kuryente, mawala na yung mga pirmitag mag-brown out kay kita na abot yung katungang mureklamo. Diba? O bisag, ingon silang mahal-mahal ang atong kuryente o may pribado na lang siya. At least nga maayo ang serbisyo mga kaigsunan. Mao na itong ginahulaan. Oo. Kaya mga kaibigan, itong ginawa ng Samselco eh, naglabas sila ng sample ballot sa dyaryo nila, sa advertisement nila, pero naka-check na kagad yung Nea Samselco. Eh, meron bang ganun? Napaka one-sided, napaka self-serving naman. Kaya nakikiusap tayo sa ating mga mahal na mga consumers sa panahon na upang magkaroon ng pagbabago sa Samselco. Panahon na upang magkaroon ng magaling na pamunuan ng Samselco. Kaya iboto natin na ma-convert ang Samselco sa isang stock corporation at magkaroon ng sapat na pondo para sa ikay bubuti ng pagpapatakbo sa Samselco at tayo ang makikinabang dyan. Yung mga ilaw sa poste na wala, magkakaroon na ng ilaw yan. Yung mga barangay na walang poste, magkakaroon na ng poste yan dahil makikita yan ng mga investors. Kung tayo ay isa ng stock corporation under sa Security and Exchange Commission or SEC. Tinuod gud na mga gisunan, no? Ito yan, na ay mga panahon nga ay mga kwang ang hit-ngit kaya, di ba? Matang pasadong ang kurma, nga itong daghang kahit mga aswang, daghag mga unsa Dracula diyan, yan ang mga hit-ngit, daghag mga panghitabo. Kanang mga lugar nga na ay mga poste sa Samselco nga walay kuryente. Diba? So, pananglit mga himo na siya kuan, ikining under na siya na sa sek mga kaigsunan, murag ma, sa akong pangbanabana mga kaigsunan, murag maayo na siya, no? Murag kaning naa siya kaayuhan para sa katauhan kay lagi ilang man ang tanahon, unsay mga kulang, diba? Unsay ilang tanahon, unsay mga kulang, unsay mga naay mga posting na walay kuryente, una na ay ilang tanahon itong mga metro nga na ay ingon sila nga daot-daot. Nakita ko nila itong mga na ay mangawat itong mga kuryente. Sa pagkakaroon mga kaigsunan, ang na ay mangawat kuryente, kanabit ang mga unsan eh, kanang mga kuryente nga ipalapad dito speakers, unya, walay dili mudagan ang kuan. Kisa may mabayad, ana, mga kawatan o kuryente. Kitang mga tinuray nga naghimugmayo, tinuray nga nagbayad ng kuryente. Kita may malugi ana. So, ato rin ko ng sulayan mga kaigsunan. Sulayan natin ng ingon sila nga stock corporation mga kaigsunan kay murag maayo man siya. Kay og pananglit mahimo na siya ang stock corporation mga kaigsunan og under na siya sa SEC na. Diba? O daghang kaayo tingali mga dato, mga kagamhanan din sa Pilipinas, usala ay pang nasod, ang mo-invest diha. Diba? Kay lagi, kining kuryente, importante kaya na siya para sa tuwa ang mga kaigsunan. So, bisag unsa po yung magkahitabo diha. Unsa may lang basta ay kaayo sa atong katawahan, diha ta. Diba? So, ang kakuhan lang nga na inoon, nga gibutangin na sa newspaper nga, o pananglit nga, kaya manahan mo na yung magutuhan mga kaigsunan. Kaya na yung silang mga referendum daw. Unsa ba, una, gibutang nila dito nga murag bias ba, no? Gibutang dayon nila dito, check dayon nila dito ang NEA. Nagwara na. Kaya nagkatuunta, ilang ibutang nga, i-check po ang NEA, i-check po ang stock corporation, aron nga kita ang mampili asa taas dito. Dito ba ta sa NEA? Dito ba ta sa stock corporation? O asa diha? So, amo nang gis, ato nang gisay-say din mga kaigsunan, unsay ika-ayo sa stock corporation, unsay ika
positive o negative ba, mga gusto ba mong inaning under ta sanaya o gusto ba itang kita maghimog hindi, huwag na tayo mag-under sanaya. Huwag na tayo, ako huwag na mga kaibigan, dyan tayo nagkalubog-lubog sa utang dahil yung pamumuno. Ang Samselco, General Managers, President, Board of Directors, diyan nagkaleche-leche. Kung hindi nagkaleche-leche yan, wala sana tayong utang. Ilang magkano ang utang natin? 1 billion? Magkano ba? Ilang milyon? Ilang daang milyon ang utang ng Samselco? Kaya nga dapat iboto natin ang Samselco ay i-convert sa isang stock corporation under sa Security and Exchange Commission. Mas mabigat ang batas dyan mga kaibigan dahil maaaring makulong ang mga taong magnanakaw ng pondo ng ating kooperatiba kung ito ay isa ng stock corporation. Maldako mga dahil ng utang Samselco mga kaigsuna, no? Ang daming iskandalo, wala man lang na demanda, walang nakulong. Oo, kalaw bitong mga naay mga kawatag, mga kuryente, no? Ibalo na ba na sila? Ato sila malay, mga manginta, ilan tanahon itong mga appliances nila dito? Tama, oo. So ilang empleyado ang napakalaki ng utang? Ay, pakita nyo nga sa amin ang records ng Samselco. Yung mga board of directors, kompleto ba ang bayad? Updated ba ang bayad? Yung mga opisyal, yung mga department heads, updated ba ang bayad ninyo? Yun ang gusto naming malaman, nagtatanong lang. Kaya daman mga kaibigan, huwag niyong kalimutan, sa Linggo, may General Assembly, maaari tayo magtanong doon. Pero kailangan pag-aralan natin ang mga sagot o isasagot ng mga taga-Samselco. Kung meron kayong katanungan tungkol sa utang, itanong natin, magkano utang ng Samselco? Bakit ang laki-laki ng utang ng Samselco? Bakit ang laki-laki ng systems loss? Bakit hindi nyo nagagawang hulihin ang mga nagnanakaw ng kuryente? Bakit hindi nyo nagagawang singilin ang may mga utang sa Samselco? At kami ang nagbabayad. Kami ang nagtitiis. Ay, nago. Kanabi ito ang mga installation sa mga itong mga militar, sa mga gobyerno. Kadako, kaya nag mga utang. Diba? Abulugog milyones ang mga utang. Pero di man nila masingil-singil lang. Oo, yung mga carry factory, updated ba account yan? Ilang accounts ang nasa 30 days? Ilang ang account nasa 60 days? Ilang ang account nasa 90 days? 120 days? Ha? Kailangan ibigay niyo sa amin yung AIDS analysis niyan. Oh, nagbabayad man din daw, pero... Nagbabayad. Pero tayong may hirap, tayong ordinaryong mamayan, tayong ordinaryong consumer, isang buwan ka hindi magbayad, putol ka agad ang kuryente mo, meron pang 10% na interest. Tama yan mga kaigsunan. No? Yung mga lalaking utang, meron bang 10% interest? Ha? Oo. Wala. So, umuha ka na mga kaigsunan, di ba? Bid daw, no? Anong kita yung tao, mga kabos, kita yung tao, mga pobre, hindi, dila sa kabuhan, dila yung magbayad, putlan din ang kurente. Pero katugan ng mga dakudakong mga nalaanan ng mga naa sa gobyerno, naa sa mga tao nga medyo dakudakong tao din sa kalibutan, mga eksyonan, dili nila nga milyones ng utang na di maninoon nga magkabayad. O niya, installment na. Kinsa may mag-antos niya na. Kinsa may mabayan niya na. Kung hindi kita mga pobre. So, panahon na tingali mga kaigsunan nga kambyuhan na. Dapat palitan na. Sobra na. Mm-hmm. Diba? Tama. Oo. Kaya yun, supportahan natin mga kaibigan. Ha? I-insist natin. Yung Samselco maging isang stock corporation under sa supervision ng Securities and Exchange Commission. Commission! Commission! Anong commission? So, kining mga kaigsunan, inaot nga, nakabantay ta, inaot nga nakahadagmig sa inyong sisyon, nakahadagmig maayong panghuna-huna, ato ng banabanaon mga kaigsunan, asa ta dapit. Diba? So, ang diris mo, diha kita sa kuan. Itong pabor para sa tua mga kaigsunan aron nga mamayo ang serbisyo kahit panahon karon sa adong presidente nga pagbabago matod pa pagbag-o ba so bag-o na to
ang style ni anang dihani anang samsel ko nang ati dili kurente. Lang ang style oh. Tanan mga opisyal oh. Hmm? Kambyuhan oo oh, oh, oh. Bel lang tayong oras Blardo oh, batiin mo nang babatiin mo ay na namilit na may oy astilan katugdong kay dismuo oh. Tigulisog ko na matiguwang na kinilang gapon si Abdel di sa ngayon nga pag-amping kanuna yung mga kaigsunan. Alright, dagal salamat sa iyo ba mga kaibigan. Ako, natapos na naman yung isang oras. Sana wag yung lahat ng sinabi namin. Isang oras sa talakayang kuru-kuru, haka-haka, opinion at chismis. Ganyan lang yan. Ayun, wala na tayong oras mga kaibigan. Hanggang sa susunod na bukas, alasinto, agasasabing, I love you, mama, chup-chup.